Nakaliwas daw sa nasaksihan ng mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda ang mga ibinida ni Pangulo Aquino sa kanyang sona. Umalma rin ang ilang taga Zamboanga City na nawala ng tirahan dahil sa bakbakan noon ng mga sundalo at ng grupo ng MNLF Founding Chairman Nur Miswari. Giit naman ng Department of Social Welfare and Development, tama ang impormasyong inihayag ng Pangulo sa kanyang sona. May report si Mariz Umali. Saksi ang buong mundo sa hirap na dinanas ng mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda noong nakaraang taon. Mula sa paghahanap nila ng masisilungan hanggang sa pagmamakaawa nila ng tulong. Mga bagay na tila nakalimutan daw ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address kahapon. Umaalma mga taga-Tacloban City dahil matapos daw ang 8 buwang paghihintay sa pangakong pabahay ng gobyerno, wala pa rin permanenteng tinutuluyan ang maraming nasalanta. Isa-isa nilang pinasinungalingan ang sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati. Gaya nito. Sa loob lang ng 2 araw, napagana na ang Leyte Water District. Hindi naman nagkaroon kagad ng tubig eh. Yung mga taong Tacloban, nagawalan ng paraan para makainom. Ang Department of Social Welfare and Development agad naman dumipensa. Yung tubig, totoo yun dahil nakita ko pong gumana yung Leyte Water District na ang nagkumpuni po ay ang Metro Manila Development Authority Water Group. Nakita ko sa sarili kong mata na tumutuloy yung mga gripo. Taliwas din sa ilang nasaksihan ang nabanggit na ito ng Pangulo. Sa 2 araw, dumating na ang Rapid Health Assessment Teams ng DOH. Ang dagdag na sundalo, police at BFP personnel mula sa ibang probinsya. 2 araw matapos ang bagyo, nagkaroon ng looting sa Tacloban. Sa 3rd araw na pananalasa ng bagyo, nilimas naman ang sakusakong bigas mula sa malaking barko na inanod ng daluyong. Sa gitna ng looting, isang lalaki ang binaril at napatay matapos mapagkamalang nagnanakaw sa isang bodega. Mga insidente na iwasan daw sana kung totoo raw maagang dumating ang mga sundalo at pulis na magbabantay sa mga nasalanta. Yung pulis, tinanggap naman ni Pangulo na dumating ng 3rd araw pa. Kaya't nagka-looting, di ba? Dahil nga, yung pulis ng Tacloban, siyam lang ang nag-report. Out of 200. Hindi naman sinasabi ni Pangulo na kaagad nandun. Sinabi nga niya, 3 araw dahil kinailangan kumuha. Ayon sa DSWD, 300 pamilya raw ang nasalanta ng bagyong Yolanda ang nailipat na sa mga bagong bahay. Problema raw ang pagbili ng lupa para sa permanenteng tirahan ng 3,000 pang pamilya. Pero umabot na raw sa 5 bilyong piso ang naibigay sa mga survivor ng bagyo mula sa DSWD. Kasama pa ng 10,000 hanggang 30,000 emergency shelter assistance sa kada isa sa 200,000 pamilya. At ang 1.6 billion pesos na naipamahagi raw mula sa Cash for Work program. Special mention din sa SONA ang pagtulong sa mga nawalan ng tirahan. Nang sumugod sa Zamboanga ang mga tauhan ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari noong nakaraang taon. Pagpasok nga po ng Agosto, magsisimula ng lumipat ang maapektadong pamilya sa mga permanenteng bahay sa Martha Drive subdivision. Binisita ng GMA News ang Martha Drive. At ito ang itsura ng mga bahay na lilipatan na raw sana ngayong Agosto. Ang 7,000 pamilya, mag-iisang taon ang nakatira sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. Hindi naman yung natutupad yung mga iba. Gaya ng sinabi niya sa amin dito, tulad doon sa grandson sinabi niya na kayo ay babahay namin sa anong buwan ba yung sinabi niya yon? Eh, mga 6 na buwan, doon na kayo titira sa bahay ninyo. Eh, hanggang ngayon, dito pa kayo. Gaya ni Secretary Soliman, patuloy ang aksyon ng gobyerno para sa programang pabahay sa Zamboanga at sa mga lugar na dinaanan ng superbagyo. Pero gaya nga ng sinabi ng Pangulo, build back better. Mariz Umali, GMA News.